perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, yet of much fine gold. Sweeter also than honey. Of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired are they than gold, yeah, than much fine gold. Sweeter also than honey. The Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yet and much fine gold. Sweeter also than honey. Of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. More to be desired are they than gold, yet and much fine gold. Sweeter also than honey. Is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty. Beauty of the Lord, to inquire in His temple, the temple of the Lord, to behold the beauty of the Lord, to inquire in His temple, the temple of the Lord.
Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus will I bless you while I live. Thus will I bless you while I live. I will lift up my hands in your name. I will lift up my hands in your name. Psalm 63. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, Lord. So as for me, I will behold. For me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, Lord. So as for me, I will behold thy face. The good men are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be cast down, for the Lord upholdeth him with his hand, with his hand, with his hand. Cast down, O my soul, and why art thou disquieted? Why art thou cast down, O my soul, within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him. Hope thou in God, who is the health of my countenance. Hope thou in God, my God, Psalms 42:11. Cast down, O my soul, and why art thou disquieted? Why art thou cast down, O my soul, within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him. Hope thou in God, who is the help of my countenance. Hope thou in God, my God, Psalms 42:11. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart.
Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Sa ating Jesus is coming again program. As the King comes through the gate, oh, the King is coming. The King is coming. I just heard you be free from your burden of sin. There's power in the blood. Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal kong mapatid at mga kaibigan. Tayo po sa muli, nandito naman sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry at kami po'y dadala muli sa inyo pong mga tahanan. Sa muli po, kami ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Agad-agad, ating pong kinukumusta ang ating mahal na mga kapatid at mga kaibigan sa iba't ibang dako ng Pilipinas, lalo tigit dito po sa Puerto Princesa City at sa buong lalawigan ng Palawan. Atin po ang kinukumusta at pinasasalamatan ng atin po mga kapatiran sa iba't ibang bansa na sumusunod po sa atin ngayon. Atin po ang pinasasalamatan ng bawat isa sa inyo, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa Samera Family, Santos Family, Dizon Family, Bitita Family na nakikinig po ngayon, lalo tigit sa United States of America at sa Hawaii din po mga kapatid. Mahal ko mga patid at mga kaibigan, tayo po ngayon ay merong sasagutin at ang isa po sa mga katanungan natin pong bigyan pansin, mahal ko mga kapatid, ay yun pong sabi daw, dati-dati sila yung mga Seventh-day Adventist pero sila po ay hindi na Seventh-day Adventist ngayon. Ngayon, meron po silang ginawang 15 Ellen White Writings versus Bible. In short lamang, mali si Ellen White. At kanila pong ikinocompare sa Bible, dito natin makita, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na minamali nga naman. Atin pong subaybayan yan sa atin pong pagpapatuloy. Tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos na nasa langit, salamat, Ama, sa karapatang pinagkaloob niyo sa amin. Sa muli, kami muling magkakasama, magsipag-aral ng inyong mga dakilang salita, bigyan niyo kami, Panginoon, ng liwanag na ayon sa inyong mayamang pag-ibig, kami po ay patuloy na makapaglilingkod sa inyong bayan, sa inyong mga anak, sa mga nagsasaliksik ng katotohanan, seekers of truth. Dalangin namin, Panginoon, buhat sa panimulang matapos. Kayo nawa ang aming kasama at salamat ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. He's been faithful. Yan po ang ating special song na atin pong ibigay paglilingkod sa ating Panginoon, papuri at pasasalamat. Narito po ang awitin. Every pain, every tear, there
song. Still in love, he proved faithful to me. Every word he's promised is true. Thank you very much, Sister Lelaine. At napakagandang awitin ang ipinagkalo para sa Panginoon sa gabi pong ito. Atin pong pinasasalamatan ang lahat-lahat po na nagbigay buhay,
nagbigay kalakasan, inspirasyon sa atin pong programs, mga kapatid. Ngayon, ang atin pong gagawin, walang iba kundi tayo po'y dadako sa atin pong pag-aaral patungkol dito po sa mga katanungan. Maiksi lang pong ating oras, mga kapatid. So tayo po'y dadako agad sa atin pong pag-aaral. Okay? Alright. Ito po ang katanungan number one. Medyo mahaba-haba to. Ito ang sabi niya, Evangelist Dizon, nakadalo akong minsan sa inyong mga pangangaral. Di ko kulang naulitan. Okay? Napansin ko na binanggit doon ang pagkasunod-sunod ng mga bansa na naghahari sa mundong ibabaw. Daniel 2 daw yun. Parang wala namang ganun sa Bible. Hindi ba gawa-gawa na lang ng preaching ninyo yan? Alam nyo mga kapatid, mas magandang suriin mo bago ka mag-comment ng ganito. Anyway, katanungan din naman ninyo ito. Nagmumukhang meron kayong sariling history. Sa lahat ng churches na napasukan ko, kayo lang ang nagtuturo ng sanctuary. Di ba weirdo ito? Sa mga hindi nakaintindi at nakalam yan, weirdo yan. Pero alam nyo ba, the way of the Lord is in his sanctuary? At bago pa dumating si Kristo, ang kanilang mga pagsambay nasa sanktuaryo. Tapos para sa iyo, werdo. Hindi na bali. Ikaw lang naman, no? Hindi ba 1844 lang ang isday lumabas pagkatapos nilang manghula na si Kristo ay darating? Mali. Wala pong 70 Adventist noong 1844. Magkapariho kayo ni Mr. Soriano kung ganun, ano? Failure din ang panghuhula nila. Hindi dumating ang Panginoon. Sa pagkaalam ko, si Ellen G. White ang nanghula ng darating si Kristo. Mali na naman. Feeling nga lang. Walang nakaalam sa pagparito ni Kristo. Bakit alam niya? Pakiliwanag daw ang mga bagay na mga ito. Salamat, Crisostomo Montalban, Surigao. Okay, diyan po sa Surigao na ang sabi nilang matuyog, way haboy-haboy. Ha? Nakiyatkat sa byongbong, nakiyapot sa kiyang-kiyamay. Mga salitang di tapos ano, pero ganun talaga pagka nanalita yung mga taga Surigao. Well, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, atin pong tungayan ang katanungan pong ito at bigyan po natin ng pansin. At napakahalaga ang bagay pong itong ating pansinin. Nandito po ang unang punto. Napansin daw niyan ang pagkasunod-sunod ng mga bansa na naghahari sa buong mundong ibabaw. Sa Daniel 2 daw yon, sabi niya. Parang walang namang ganun sa Bible. Parang wala. Pero ang totoo kapatid, mayroon. Hindi mo lang alam. Siguro hindi mo rin talaga pinakinggan ng maayos. Hindi ba gawa-gawa na lang ng preaching ninyo yan? No. Nasa Bible yan. Hindi ang gawa-gawa. Mamaya, sasagutin kita dyan. Medyo mahaba to eh. Nagmumukhang meron kayong sariling history. No. Same lang po yan, kapatid. Yun lang po yun. So, sa lahat ng churches, napasukan ko, kayo lang ang nagtuturong sanctuary. Di ba, weirdo? Sa hindi alam, weirdo. Okay? Hindi ba 1844 lang is day lumabas? Mali. Okay? Mali po yan. Number three, sa pagkaalam ko, si Ellen White ang nanghula, mali din. Fairly na nga, mali din. Si Ellen White, hindi pa Ellen White noong 1844. Siya ay Ellen Gold Harmon. 16 years old pa lang siya noong 1844. 1843, 15 years old siya. Kaya nga yan ang ating kinukorek kay Mr. Soriano na mali-mali ang kanilang mga dates. Mali-mali ang kanilang mga sinasabi. Lahat ito ay pamimintang na lang talaga. Well, para maintindihan nyo po na nasa Bible, ganito po yan. Ang Daniel to ay isang panaginip ng isang hari ng unang panahon. Ang pangalan po niya, si Haring Nabucodonosor. Medyo bilis-bilisan po natin ng konti ito. Catch up na lang po kayo, ha? Alright. Ito ang sinabi sa Daniel 2:1-3. At nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip. At ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya ay napukaw sa pagkatulog. Ang hari ay nanaginip. Napukaw sa pagkatulog, di na makatulog, siya nabagabag. So anong ginawa ng hari? Ipinatawag niya ang maaring mag-explain. Ang mga maiko, mga mangkukula, mga manghuhula. Kailang hindi nila magawa. Nangyari na ipinatawag si Daniel. Si Daniel ngayon ang nagpaliwanag. Sabi niya, mahal na hari, kayo po'y nakakita ng napakalaking larawan.
na ang larawang ito ang ulong ginto, ang kanyang dibdib pilak, tanso naman ang kanyang tiyan papuntang hita, ang kanyang dalawang mga binti ay bakal, habang ang dalawang mga paa na may 10 mga daliri ay pinaghalong putik at bakal, at nakita mo ang napakalaking batong natibag mula sa napakalaking bundok, lumilipad ito at walang kamay may hawak, tumama sa larawan, at ang larawan nito ay nagkabahabahagi at nagkagway-gway ng ganyan lamang, dumating ang hangin galing silangan at itihinipan ng hangin pagdakay-dakong, hindi na ito nasumpungan. So ang sabi ni Daniel, ito ang kahulugan ng iyong panaginip. Ito ha kapatid ha, pansinin niyo po agad, pansinin niyo, baka mamaya sabihin niyo, ay parang wala naman sa Bible. Lahat po ito sa Bible. Now, ito yung nakita ni Daniel. Ang ulong ginto ay kumakatawan sa gintong karian na tinawag sa kasaysayan na The Golden Kingdom na walang iba ang Babylon. Bakit po ang Babylon naging Golden Kingdom? Isipin nyo, si Haring David, ang dami ng ginto. Noong si Solomon po naging hari sa bansang Israel, mahal ko mapatid at mga kaibigan, lalo nang dumami ang kanyang ginto. Sa panahon ni King Hezekiah, sinalakay ang Judah at dinalambihag sa Egypt at lahat ng ginto at pilak meron sila, nilimas lahat. Dati nang merong mga ginto ang haring Nabucodonosor plus yung kanilang nilimas pa galing doon ay tiyak napakarami nga naman. Sa kasaysayan, tinawag siyang The Golden Kingdom. Nag-umpisa ang Babylonia noong 605, natapos ang kanyang kapangyan 539 BC. Yan po ang kariang Babylonia. Ito ang talata, oh. Daniel 2:36. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niya on sa harap ng hari. 37. Ikaw o hari ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng karian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ang kalulatian. Ikaw ang ulong ginto. O, pansinin niyo ha. Ang unang karian, Babylonia. Ang hari, Nabucodonosor. Anong metal ang kanyang kinakatawanan? Ginto. Alright. Sumunod ng ikalawang kariang nagapi naman ang Babylonia sa kapanahonan ng kanyang apong si Belteshazzar. Dito ating makita kasunod pilak. Anong kariang? Dalawa ito. Medians and the Persians. Medo-Persia. Dalawang kariang na pinag-isa, walang pinagkaiba sa braso nitong malaking larawan na nakaganoon mga kapatid. Okay? Ito po yung Medo. Ito yung Persia, dalawang karian, mag-uncle po ito si Cyrus at Darius, pinag-unite ang kanilang power noong 539, sinalakay ang Babylonia, mahal ko mga kapatid, at sila po'y dumaan sa Olay Canal at pinahibas po nila ang tubig galing po sa Euphrates River at ginawa sila'y pumasok sa tinatawag nating Babylonia sa dakong likod at nangyari sa gabing yun ay pinagpapatay ang mga Babylonians, lalo tigit lango sa alak. Bakit? Nagfistahan sila ng gusto eh. Nag-inuman sila. That night, nakita ng Haring Belteshazzar ang sulat na ang nagsulat isang kamay sa dingding, di naman nila maintindihan, di mapaliwanag. Ipinatawag si Daniel. Ito ay binasa ni Daniel. Sabi niya, mini, mini, tickle upper zin. Ano ang ibig sabihin? Daniel 5:26, ang mini, binilang ng Diyos ang iyong karian at niwakasan. Ang salitang niwakasan kapatid, sa panahon pa lang po noon ay wakas na talaga para sa Babylonia. At ano po ang kahulugan ng tikel? Tikel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Then upper sin, past tense po nito, ang past tense po niya, panagdaan pires. Ang ibig sabihin mga kapatid ay ang iyong karian hinati at ibinigay sa mga taga Media at Persia. Now tandaan nyo ha, ang nagahari nito ay si Belteshazzar, apo ni Nabucodonosor. Ang kwento at kahulugan ay kwento na sa kay Nabucodonosor. Sa pag-inog at pagtakbo ng panahon, dito na fulfill sa kanyang apo na siya po ay sinalakay ng Medo at Persia that night. So ang Median at Persian dumaan po sa ilog na kanila pong dinivert. Ano ang nangyari? That night, natalo po ang karian ng Babylonia sa kapangyarihan ni Cyrus. Mga kaibigan, sa Biblia, Isaiah 45 verse 1, ito ang sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Kay Ciro na angka ng kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa. So, ito na po yan ha. Ulong ginto, Babylonia.
May talata tayo. Daniel 2:36-37, ang hari si Nabucodonosor, siya ang kumakatawan sa ulong ginto. Sabi ni Daniel, hindi yan gawa-gawa natin ha. Ikalawa, Medo-Persia, na siyang nakaganon sa malaking larawan na kung saan sinalakay nila that night ang karian po ng tinatawag nating Babylonia. Nandyan po ang pangalan, Ciro. Nangyari mga kapatid, si Ciro po ay pinangalanan na humigit kumulang 150 years bago po si pinanganak. In short, wala pa tatay niya. Siya mismo ay wala pa. Bakit? Tatay nga, wala pa eh. Ang punto mga kaibigan, di pa si pinanganak, sinabi na na si Ciro talaga ang tatalo sa Babylonia. Siya ang kumakatawan sa Medo at Persia. Dalang Persia ang pinagkaisa. Now, may quiz tayo mga kapatid ha. May quiz tayo maya-maya. So, yan po yun. 539, kailang sabi ni Daniel, ang bakal na napalitan ng tanso, ang tanso matatalo sa ikatlong karian. So, ang Medo-Persia naghahari noong 539, natapos po noong 331. Nangyari mga kapatid, ang third kingdom na kumakatawan sa tanso, itong sinabi ni Daniel, 239. At ang ibang ikatlong karian na tanso na magpupuno sa buong lupa. So, anong klase ng metal? Tanso. Tama talaga ang sinabi ni Daniel. Ngayon, sino po ito? Walang iba. Si Alexander the Great, na anak ni King Philip II ng Macedonia, siya po ay ginyera niya ang Medo at Persia na talo niya mga kapatid sa edad pa lamang ng 33. Dito natin makita na siya mismo ay nag-pronounce na kanyang sarili na siya ay Diyos. Namatay sa napakabatang edad pa mga kapatid. Mas mahaba pa ang gerang ginawa niya kaysa paghahari niya. Dito natin makita na natupad nga itong karian ng Gresya, na ang Gresyang ito ay pinagharian ni Alexander the Great, na meron po siyang apat na mga generals na si Seleucus, Lysimachus, Ptolemy at Cassander. Cassander, Seleucus, Lysimachus at si Ptolemy, na apat pong ito'y nag-aaway nung namatay si Alexander the Great. Bawat isa gusto maghari. Di po sila mapalagay sa isa. Binahagi ang buong Gresya, natalo isa-isa mga kapatid, sapagkat sinalakay naman sila sa kapanahon ng ito ng Roma. Kung inyo pong tingnan, ang Gresya po malawak na ang kanyang sinakop hanggang Mediterranean Sea na. Dati-dati ang liit lang Babylonia, sunod Medo-Persia. Pinakalat po yan, papunta pong silangan. Dito po natin makita na kung saan sa punto't bagay na inyo pong makita, Malcolm Apatit, lumawak. Ito po'y mabasa natin, ang karian, 821, Gresya binanggit mismo ng Biblia. At ito pong Daniel 2, Daniel 7 at Daniel 8, magkapareho lang po halos ang tinutukoy dyan mga kapatid. Ito ang sabi. At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing, kumakatawan din po ito sa Gresya, in other sense of the prophecy, ang sabi ay siyang hari sa Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. Ito kasing kambing na magaspang ang balahibo kapatid. Ito po yan. Malaki siya. Pero may sungay na isa. Ito po'y kumakatawan sa karian at paghahari po ni Alexander the Great. Pero naputol to. Napalitan ng apat na kumakatawan ng kanyang apat na mga general. Si Locos, si Marcos, Ptolemy at si Cassander. Nangyari mga kapatid na tupad ng ikatlong karian ay Gresya. Hindi po yan gawa-gawa. Nasa Bible po yan. Anong taon siya nagari? 331 hanggang 168. Noong 168 before Christ, ang naghari naman sa buong mundo, walang iba ang ikaapat na karian kumakatawan sa bakal. Wala na pong ibang bansa, mga kapatid. Tiyakan at talagang sila gumagamit ng bakal ay ang karian ng Roma. Basahin muna natin. 40. At ang ikaapat na karian ay magiging matibay na parang bakal. Palibasay, ang bakal ay nakakadurog at nakakapagpasuko ng lahat ng bagay. Ito po ay karian ng Roma. Dito po ang mga hari tinawag ng Caesar. Tulad ni Tiberius Caesar, Augusto Caesar, Pontius Caesar, hindi kasali dyan si Dizon Caesar. Ako na po yon. So dito mga kapatid ating makita, 168 before Christ, gitna ng ikalimang siglo AD, Anno Domini, after death of Jesus Christ, sa panahon pong ito, mahal kong mga kapatid, Roma ang nagahari. Sa panahon ng Roma, ipinanganak si Kristo at yun po mga kapatid, nagpako kay Kristo ay mga sundalong Romano. Tingnan po natin, Lucas 3:1,
buhay na si Kristo nito. Ayan ang nanay niya, ipinanganak na siya. Nang 15 taon nga ng paghari ni Tiberio Cesar, nanoy gobernador sa Judea si Poncio Pilato at tetiarka sa Galilea si Herodes at ang kaniyang kapatid na si Filipe ay tetiarka sa lalawigan ng Ituria at Traconiti at si Lysanias ay tetiarka sa Abilinia. So dito, ating makita, mahal kong mga kapatid, na ang nagahari o pangulo dito ay walang iba si Tiberio Cesar. Una, Babylonia, ginto. Ikalawa, Medo-Persia, tanso o pilak. Then, pangatlo, ay walang iba ang Gresya, ito po'y tanso na ang mga hari na Nabucodonosor, ang Cyrus, then si, sa Gresya, walang iba kundi si Alexander the Great, and this time ay mga Cesar na. And this time din po naman ay ipinanganak na ang ating Panginoong Hesukristo. Now, sabi ninyo, gawa-gawa lang. Hindi po, nasa Bible yan. Hindi lang po siguro ninyo naintindihan talaga't alam. Pero ako po sa inyo, pag hindi po nyo naintindihan at hindi nyo po alam, mas maganda po huwag muna kayo mag-comment ng negative. Hayaan nyo munang makinig kayo. Okay? So ang Rome ay talagang kumalat sa buong sanglibutan ang kanyang kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Roma ay umabot hanggang dito sa Pilipinas sapagkat dyan po sa Roma nang galing kapatid ang Romano-Katolikong Iglesia na sakop niya ang Espanya at dumating dito sa ating bansang Pilipinas ang mga Espanyol ano pat mismo tayo mga kapatid ay may mga terminong ginagamit na Espanyol tulad ng porke, lagi natin sinasabi yung porke. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 101, 110, Aberto Cerrado, Coberta. Yan po, mga kapatid, ay mga salitang Espanyol na atin pong ginagamit mismo. So, dito po ating makikita, atin pong maintindihan na nasa Biblia ang pagkasunod-sunod. Sample, sabi po ni Gibbons, Decline and Fall of the Roman Empire. Ito ang sabi, ang mga larawan ng ginto, nandoon yan sa pangitain ni Haring Nabucodonosor, ng pilak, andoon din po yan, ng tanso, na maaring kumatawan sa mga bansa at ng kanilang mga hari, ay sunod-sunod na binasag ng kariang bakal ng Roma. So mismo po ang kasaysayan ay nagpapatunay na ang bakal, Roma talaga. At ito pong 10 madaliri sa dalawang mga paa na pinaghalong putik at bakal ay mga ayon sa kay Daniel po ano? Ito po'y mga kariang matitibay at mga mahina ano pat hindi po sila magkahalo tulad ng bakal at ng putik na luto hindi sila pwede magmix. Kahit pa po mga kapatid ngayon yan ay kumakatawan sa 10 divided kingdoms of the Western Europe. Nandyan yan sa ating kapanunan sa ngayon. So at yamang iyong nakita na ang mga paa at ang mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto na magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kariang hati. So ito pong 10 divided kingdoms, tama binanggit ni Daniel na kariang mga hati ito. Hindi talaga magkaunawan. Kahit mga patid noon, ang asawa, anak na lalaki dito, anak na babae dito, ipapakasal nila, ang tawag noon, intermarriage of the royal family. Bakit? Para hindi mag-away ang dalawang bansa. Kumbaga, alliance. Nagkaapo at apo-apo sa tudal hanggang ngayon, away pa rin. Bakit? Talagang hindi pwedeng mapusubalian ang sinabi po ng kasulatan. Review tayo. Dito ating makita, una, Babylonia. Head of gold, Babylonia. Hari, Nabucodonosor. Ikalawa, Persia. Chest and arms of silver. Mga hari, Cyrus and Darius. Yan po ay silver. Ang ikatlo ay bronze. Yan po yung ties. Yan po yung kumakatawan sa kariyan ng Gresya. Hari, Alexander the Great, kasama ng apat niyang mga generals na naging hari din after all. Then, ang mga bakal na siya pong kumakatawan sa mga binti ay ang Rome. Ito na pong sinabi ko sa inyo, katulad ni Tiberio Cesar, Augusto Cesar, at mga Cesar, sa kapanahonan nila, mahal kong mga kapatid, ay nagiging matanyag at namamayagpag, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Lalo tigit si Julius Cesar. Then, nagkaroon ng divided Europe. Bakit po? Ang Roma, hindi sinalakay.
pero ang Roma talo. Bakit? Nagkabahabahagi. Hindi sa talo sapagkat sila po ay binaka, kundi nagkabahabahagi sila. So nagkaroon na po ng tinatawag nating 10 divided kingdoms in the Western Europe. So nandiyan na po yung ngayon ang pangalan, ha? England, Italy, Portugal, Switzerland. Yan po ay Spain, Portugal. Ito po yung mga nasa Europe ngayon. Germany, England. Yan po ang mga 10 divided kingdoms in Western Europe. Dati-dati po, sako po yan ng Roma. Ngayon kung ating makita, magkaiba-ibang bansa na sila, bagamat ngayon ang currency nila ay pinag-isa, tawag nilang European currency. Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, dito po may mensaheng maganda. Wala na po tayo sa ulong Babylonia. Wala na po tayo sa dibdib na siya pong pilak na Medo-Persia. Wala na po tayo sa tanso na kumakatawan sa Gresya. Wala na rin tayo sa mga binting bakal na kumakatawan sa Roma. Saan na lang po tayo? Dito na lang po sa dalawang mga paa na may 10 mga daliri. Ito ang hindi naintindihan ng maraming tao, kaibigan at mga kapatid. Bakit po? Pagkatapos kasi ng bato, at pagkatapos kasi nitong dalawang mga paa, mahal ko mga kapatid, ang kasunod po'y bato. Na ang batong yan ay kumakatawan sa the kingdom of Christ or kumakatawan sa second coming of Christ. Ating balikan. Ngayon, ito po ang napakasulim pong bagay ito. At ito po'y invitation ng Panginoon sa atin. Pakinggan nyo po. Wala na tayo sa ulo, sa dibdib, sa pilak, sa hita, at wala na rin po tayo mapatid sa bakal. Sa dalawang mga paa na lang tayo at mga 10 daliri. Ang kasunod po noon, Kingdom of Christ. Ibig sabihin po, judgment. In short, tayo po ay nandito na sa huling panahon. Nandito na ang lahat ng mga taong mapanlinlang. Mga taong nag-aangkin, kunwari, Diyos. Mga taong nag-aangkin, tama't iba pa. Mahal kong mga kapatid at kaibigan, mangyari at mangyari ang lahat na sinabi ng Biblia. At pagkatapos mo noon ay judgment, paghahatol na. Kung ako inyong tanungin, maglilingkod po tayo sa Panginoon ng tama. Bakit? Darating ang panahon. Wala na. Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired our day than gold, yet a much fine gold. Sweeter also than honey. Of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired are they than gold, yeah, than much fine gold. Sweeter also than honey. Fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yet and much fine gold. Sweeter also than honey. Ating pinasasalamatan itong isang kaibigan nating Catholic, ano po? Si Sister Melanie Baro na taga Antipolo Rizal diyan sa Kamaynilan, ano po? Na nakikinig po sa atin ng mataman at ito po isang non-Adventist pero lagi po siyang
sumusubaybay. God bless you, sister. Ano? Tarinawa, pagpalain ka ng Diyos sa pagpapatuloy. Now, mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating pong discussion. Maganda na sana yung ating momentum kanina, kailang naputol, ano po. Now, ang aking lang pong ibig sabihin kanina, mahal ko mapatid at mga kaibigan, ito po ay sulimning mensahe para sa inyo sa akin. Bakit po? Wala natin sa ulong ginto na siyang Babylonia, tapos na yan. Medo-Persia na siya pong dibdib ng dalawa pong brasong pinag-isa, tapos na rin po yan. Ang Grecia na siyang bronze, tanso, tapos na rin po yan. Then, ito pong Roma na siyang bakal, tapos na po yan. Ang apat na yan, nilampasan na natin. Dito na lang po tayo sa dalawang mga paa na ang kasunod po nito ay the second coming of our Lord Jesus Christ. Siya po ang nag-represent ng rock na yan. 1 Corinto 10:4, at lahat na nagsiinom ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Dito po ating makita na ang batong pong yaon, walang iba ang atin pong Panginoong Hesus Kristo. So yun po ang tungkol sa second coming. Daniel 2:44, at sa mga karawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang karian na hindi magigiba kailanman. At ang panaginip ay tunay at ang pagpapaninaw niya ay tapat. Ang Daniel 2, mga kapatid, ng uloy ginto, siya po ay kumakatawan din. Pareho din po. Dito lang metals ang ginagamit sa chapter 2. Pero mga kapatid, sa chapter 7, in animals naman. Ang Daniel chapter 2 at 7, pareho lang po. Ang unang hayop na lumabas dito ay the lion. Ang Babylonia, tinawag na the Golden Kingdom, tinawag din pong the Lion Kingdom, King of the Jungle. Iyan po ay Babylonian Empire or Kingdom na tinawag po nung una. Then, ikalawa po, uso. Ang uso nito, kung mapansin nyo, ang kanyang balikat, mas taas ang kanan kaysa kaliwa. At meron pong tatlong tadyang tangay-tangay sa kanyang bibig na iyan po ay kumakatawan sa tatlong bansa na kanyang sinakop. So ang uso po na nakataas si Cyrus Darius, yan po yung Ethiopia, Lydia at Babylonia na sinakop nito pong kariang Medo at Persia. Ang ikatlo naman po ay isang leopardo na kumakatawan sa Grecia. May apat na ulo na may apat na pakpak ng ibon, at ito mga kapatid ay kumakatawan sa apat na mga generals ni Alexander the Great. Ang ikaapat naman ay kagilagilalas na hayop. Bakit? Isang katawan pero may 10 sungay. Now, tingnan nyo po ha, ang Roma ay buo sa isa lang pero na-divide siya sa 10. Ang 10 ay 10 ding mga karian na lulutang. Siyang kumakatawan sa 10 sungay nitong nasa Daniel chapter 2. So yan po mga kapatid at mga kaibigan ang tinatawag nating Daniel chapter 2. So balik po doon sa inyong katanungan. Okay? Nasa Bible po ba yung magkasunod-sunod ng mga bansa? Parang gumagawa lang kayo ng inyong sariling kasaysayan ng history. No, it's not true. Tapos sabi mo ang sanctuary ay weirdo. Kapatid, sana naman huwag nyo pong sabing weirdo yan. Bakit? Diyos ang nag-order na gumawa ng sanctuary, at ang sanctuary ngayon ay pattern ay nasa langit. Diyos ang may sabi, Diyos ang nag-order, Diyos po ating igalang. Kung sakali ayaw mo naman, it's up to you. Now, kung inyo pong papansinin, sinabi rin po sa atin ng kasulatan, ang linaw-linaw po niyan, na ang paraan ng kanila pong pananampalataya kay Kristo Jesus na darating ay sa pamagitan po ng tinatawag nating mga animals na kanila pong inandog sa sanktuaryo. At ang mga animals na ito tulad ng tupa ay kumakatawan sa Kristong darating at sa kanyang dugo. Tapos tawagin mo, weirdo. Kapatid, tandaan ninyo, hindi maintindihan ang tinatawag nating sakripisyo ni Jesus Christ sa lumang tipan at bagong tipan kung hindi po nangyari na may kasaysayan patungkol sa sanktuaryo na kung saan yaan ay tumutukoy sa darating na Mesiyas o Kristo. I hope clear po sa inyo yan, mga kapatid ko at mga kaibigan. Tayo po'y dadako dito po sa isang katanungan, at hindi lang po katanungan to mga kapatid, kundi pang-atake na rin sa Seventh-day Adventist Church. Ito po yon. Okay? Meron silang grupo eh. Meron silang grupo, mga kapatid. At ito po, ating mabasa. James Cynthia Perez, Seventh-day Adventist Religious Issues. Ito po'y lumabas noong August 25.
Now, konting background lang po, mga kapatid. May kapatid tayo na nag-message sa akin, sabi, Pastor, tulungan po ninyo ako, kami. Kasi kung hindi, mayayanig ang pananampalataya ng mga kapatid ng Adventista. Bakit, mga kapatid? Ganito kasi yan. Sila po ay gumawa ng 15 ka mga arguments against kay Ellen White na ang writings ni Ellen White o si Ellen White ay hindi totoo, hindi tama ang sinasabi. Ibig sabihin, Bible versus Ellen White o Ellen White versus Bible. Ito ang sinabi ni Ellen White, kunwari, wala daw sa Bible. Yan ay ating puntahan. Pero puntahan muna natin itong unang issue na kanila pong pinalalabas. Yan po yung dalawa. Isa-isahin po natin. Ito po yon. Number one, sabi niyan dito, prophecy that the Israelites will worship on Sunday fulfilled. The Lord has a controversy with His professed people in His last days. And the controversy, men and so on. Okay? Kumuha sila ng picture dito. Brother Miko, nakita mo yan? Kumuha sila ng picture at sila na lang din ang naglagay-lagay ng mga salita sa bandang ibaba. The First Seventh-day Adventist Church which worship on Sunday. Bakit nilagyan nila ng Seventh-day Adventist worship on Sunday? Para yung kanilang pinaka-title doon, prophecy that is they will worship on Sunday, fulfilled. So pinalalabas nilang, fulfilled nga. Bakit? Hayan yung church na yon. Kapatid at mga kaibigan, gusto ko lang po kayong bigyan ng isang pabala. Hindi po ibig sabihin na ang offshoot or dating Adventist na lumabas, pagka may itinatapon na tanong o kaya sabi nila present truth or katotohanan, mayanig ka na agad. Una sa lahat, gawa ni Satanas yan at hindi yan gawa ng Diyos. Hindi ito fulfillment ng prophecy, kundi na-fulfilled ang prophecy na may mga taong dati nating kasama magsilabas at magsalita ng laban sa iglesia. Sabi ni John, sila hindi kasama natin sapagkat sila'y lumabas. Kung disinsanay kung sila'y ating kasama, manatili sila. Ngunit ito nagpapakitang sila hindi na natili, ito nga sila ay hindi nga mga kasama natin. Since from the conception, since from the beginning, hindi talaga. Ito kapatid, oh. Seventh-day Adventist daw sumasamba sa araw ng Linggo. Ang pangalan ng ating church, Seventh-day Adventist. Hindi po First Church a Seventh-day Adventist congregation. Ang pangalan po natin, Seventh-day Adventist Church. Wala niyang pinagkaiba sa iba kapatid na Church of God. Ang Church of God, kaiba rin sa Church of God National. Iba rin ang Church of God International. Iba rin ang the member of the Church of God International. Magkaiba-iba yan. Halimbawa, merong Seventh-day Adventist Reform. Merong Seventh-day Adventist 89. Merong Seventh-day Adventist 6040. Seventh-day Adventist Historic. At iba pa ang klaseng Adventist. Either una ang idinagdag or nasa dulo buntot na lang. Tulad dito, ang pangalan First Church. Hindi po Seventh-day Adventist. Sinek ko ito mga kapatid, kaiba nga naman sila kasi pati logo nila ganito. No? Yan ang kanilang logo, FC. So, First Church. Nang pangalan nila, First Seventh-day Adventist Church. Ang ginawa nitong mga offshoot ng mga to, nilagay nila agad, yun lang oh, ang nilagay nila sa baba, the First Seventh-day Adventist Church which worship on Sunday. So ano pong kinuha nila? Seventh-day Adventist lang, church. Hindi na nilagay yung First Church. Tapos hindi na rin nilagay yung congregation. E di magmukha ng Seventh-day Adventist to. Alam nyo kapatid, nung estudyante pa ako sa Mount TV College, totoo nga naman kung di mo alam, parang nauga ka. Alam niyo, may nagpadala sa Mount TV College at pinanood namin to ng mga theologians together with the professors. Ang nangyari mga kapatid ay sa video, VHS pa po yun eh, VHS Vitamax ang ginagamit nung araw. Pinanood namin.
At nung pinanood namin, mga kapatid, ito po ang nangyari. May mga Seventh-day Adventist at kilala namin ang iba sa Chicago, Illinois, sumasamba at nakaharap sa mga ribulto. Ang pinalabas ng mga offshoot, Babylonia na talaga ang Seventh-day Adventist. Bakit? Sapagkat sila'y sumasamba sa mga ribulto at larawan na. Binidyo ng offshoot para lamang ikalat sa buong mundo. Hindi man lang ibinigay ang rason kung bakit. Basta lang ibinigay, ito agad ang sabi, kayo na ang bahalang humusga. Ang ginawa ng aming professor, pumunta talaga sa Amerika at pinuntahan ang church. Doon po niya, mga kapatid, na pagtanto at nalaman na hindi pala yon Seventh-day Adventist Church. Yun pala ay Catholic Church Congregation na ang church nila ginagamit sa Linggo, inaarkilahan naman ng mga Seventh-day Adventist sa araw ng Sabado. Ang ginagawa nila, tinatabunan lang ng kurtina ang mga ribulto. By the time, hindi po nila siniraduhan sapagkat ang sabi, nakakainsulto sa may-ari ng mga Catholic. So sabi ng mga Adventist, malapit na lang din tayong makapagpatayong atin. Hayaan nyo na ang ating pagsamba sa Diyos, hindi sa ribulto. Anong ginawa ng mga offshoot? Binidyo agad at ganun ang nangyari. Alam nyo, mga kapatid, nakapunta rin po ako sa church na yon at nakapagsamba ako. Tinanong ko kung gano'ng katotoo. Ganun nga daw nung araw. Pero bandang uli po, mga kapatid, ay ito po'y natanggal na rin at natabunan na rin. Hindi kasi nila pinapaliwanag ng maayos eh. Basta bira lang. Sa intindi nila, pagka ginawa nila ito, natutuwa ang Diyos. Ito po'y pandaraya sa damdamin ng mga tao na kung saan sila po'y sinsirong naglilingkod sa Diyos. Bakit naging ganito ang aking simbahan? You see? Ito pong First Church Congregation, a Seventh-day Adventist Congregation, hindi nga Seventh-day Adventist Church eh. Seventh-day Adventist Congregation. First Church, ang kanila pong logo, hindi logo natin. Di ba ang logo natin, mga kapatid, tatlong wavelength yung ganyan, tapos isa sa itaas, tapos may cross, may Bible, yun ang ating logo. Pero ang logo dito, FC! Kita mo lang itong mga offshoot na to. Hindi talaga tapat sa kapwa-tao. Ang logo nila, oh, FC, saan tayo nakakita ng FC, mga kapatid, na logo natin? Walang ganon. Pero nilagay nila, oh, Seventh-day Adventist Church, which worship on Sunday. O ito yung pastor na nagsermon. See? Yan po yung pastor na nagsermon. Kita po ninyo, mga kapatid, mga nakasutana nga yung iba sa likod eh. No, ito pa. Meet the pastors. Aking isi-search pa yan. Pero yan po ang kanilang mga logo. Sa kanila pong website, nakalagay po, mga kapatid, FC. So hindi po Seventh-day Adventist Church yan. Ito talaga, mga taong ito, wala talagang kaayusan ng mga utak ng mga ito eh. Ito pa oh. Gumawa sila ng tanong. At tingnan natin kung nakapunto bang mga ito. Okay? Tingnan nyo, mga patid. Former Adventist Fellowship, Philippines, August 29. So August, ngayon ay October. So August, September, October. So 2 months ago. Ito pong sinabi nila. Adventist, I thought that your only definition of sin was breaking the Ten Commandments according to the proof texting of 1 John 3:4. Mali agad itong taong ito eh. Sa 1 John 3:4, wala naman Ten Commandments sinabi doon. Alright, let's say may Ten Commandments. Wala naman problema yon. I guess you have to revise that definition and also show where I can find this in scripture. So ipakita daw ito kung saan natin sa scripture. Kasi sinabi ni Sister White, manuscript 44, 1896, ito ang sinabi niya. Tea and coffee drinking is a sin, an injurious indulgence which, like other evils, injures the soul.
These darling idols create an excitement, a morbid action of the nervous system. And after the immediate influence of the stimulants is gone, it lets down below par just to that degree that its stimulating properties elevated above par. Mga kapatid, hindi po nila ito tinapos, no? Manuscript, mahaba po yan. Pero hindi na tinapos. Ganun man talaga ugali ng mga yan, hindi talaga tinatapos. Sinabi ni Sister White, to drink tea and coffee is a sin. Bakit? Ano daw ang rason? At anong klaseng coffee yan at anong klaseng tea? Dalawang klaseng tea at coffee. Decaffeinated o decaf coffee at saka caffeine, with caffeine at saka no caffeine coffee. Na hindi kasi ito pinaliliwanag nila ng maayos eh. Ganon din po sa tsaa. Tayo naman uminom ng coffee. Anong coffee yon? Sunrise coffee. Ano pa? Soy coffee. Ano pa? Corn coffee. Hindi yung coffee na coffee talaga, mga kapatid, mga kaibigan, no? Hindi lang kasi nila ini-explain ng maayos. Datapwat, ang sinabi ni Sister White dito, itong coffee tinutukoy niya, yung addictive na klaseng coffee, addictive talaga. Injurious in indulgence. Okay, sinabi niya. Evils injures the soul. Ang tinutukoy ni Sister White kung anong meron dito sa coffee, kasi nga, merong isang klaseng elemento na nakakasira sa ating katawan. Ang tawag po niyan, caffeine. Gumawa ng pag-aaral na isa pong gagamba, in-injection na nila ng caffeine. At ang gagambang ito, dati-dati ang ganda kung gumawa ng cobweb. Kailang ba nang uli, hindi na marunong mga kapatid gumawa ng cobweb. After 2 days, nahimasmasan na yung gagamba, dandaan ng gumaganda yung paggawa ng tinatawag natin na cobwebs o yung kanyang wave, spider wave. Anong tawag niya sa Tagalog? Bahay gagamba. Sapot niya, no? Ang sapot niya, ginawa niyang bahay. After 3 days, nakabalik na sa normal. Kanila din po yung pinag-aralan sa mga daga at iba pa. So ang nangyari mga kapatid, masama talaga sa katawan. Now, hindi mo man mabasa ang tsaa, hindi mo man mabasa ang coffee sa Bible, okay? Wala itong pinagkaiba sa sinabi ni Apostol Pablo, 1 Corinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. 1 Corinto 6:19. O hindi ba ganin yung nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? 20. Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Ano ang ibig sabihin ni Sister White? Mayroong kasing drugs na nakahalo dyan, kapatid. Sino bang may nagpadala nito, Brother Mico? Si Sanchez o si Balberan? Tingnan mo nga. Pero nakita ko ito, Balbiran to eh. Pero pinalabas din ni Sanchez eh. Di ba? Share lang, no? Pinos po ni Roel Sanchez sa former. Okay. Senior ni Don Leo Balberan. Ito po. Yung tsa at saka coffee, meron po yung caffeine. Alam nyo ang caffeine? Nakakasira po yan sa katawan ng tao. Yung hindi yung makakatulog, sana na mayos, di na makakatulog ng mayos. Nagiging nervyoso na. Pagka lalo tigit ang mga babae, delikado po ito sa inyo. Bakit? Yung calcium sa inyong katawan, nagkakaroon ng erosion. Pagka magkaroon ng erosion, mga kapatid, ibig sabihin, mawawala ito sa inyong katawan, ano po ang mangyari? Pwede po maging brittle ang inyo pong mga buto. In short, hindi mabuti sa katawan. Lalo tigit ang mga babae kasi may menstrual period at iba pa. Kung inyo pong papansin, mga kapatid, lalo tigit kung matatanda, hindi ito po maganda para sa inyo. Caffeine eh. Caffeine is a drug na nilalagay din sa mga soft drinks. Itong caffeine, kapatid niya si Shabo, si Crack, si Bato, tawag nila. Amphetamine, LSD.
Yun pong pang-inject-inject na yan. Yung marijuana, five fingers, Mary Jane at iba pa. Mabasa ba ang shabo? Bawal sa Bible? Mabasa ba mga kapatid, tanduay? Bawal? Pero bakit di natin iniinom? In general nga kasi, nakakasira sa katawan, no need na isulat lahat. Ang tawag nun kapatid, common sense. At saka sense of the common. Mabasa ba sa Biblia, bawal ang kalibre 45? Bawal ang garan? Bawal ang kanyon? Bawal ang basuka? Kailangan mong isa-isayin yan para i-define natin kasalanan yan? Isipin mo naman. Kasi sabi mo, I guess you have to revise the definition and also show where I can find this in scripture. Mabasa ba sa Biblia, bawal magsyabo? Mabasa ba sa Biblia, kasalanan na magsyabo, maghitit ng rugby tulad ng mga rugby boy? Nakikita ko yun sa Manila. Payat na. Lubo-lubo pa yung silupin. Hanggang naubos yung rugby, pumapasok sa kanilang katawan. Gusto mong mabasa ang tea, ang coffee? Sinabi ni Sister White yan, in general, kapatid, hindi lang po, tea at saka coffee, kahit soft drinks, na iba for the sake of discussion of like Coca-Cola, Pepsi-Cola, basta may mga colas, mayroon po yung matatapang na mga caffeine na hindi dapat. Baka kayo magtatanong, eh bakit kayo mga Adventist umiinom ng True Orange, umiinom kayo ng Sprite? Well, iniinom yan sapagkat ang iba umiinom kasi wala iyang caffeine. Pero kung ako yung tatanungin, mas mabuti huwag uminom. Bakit po? Sapagkat meron, carbonated water po yan. Mayaman po yan sa sugar, which is lahat ng yun di mo kailangan. Masarap lang sa panglasa. Ang alang True Orange. Pero talagang di True Orange yan. Citric acid po yan, carbonated water, sugar lang po yan. Tingnan ninyo, pagka hindi malamig, ang pangit inumin. Tapos yung Coke, lagyan mo ng Mentos. Pupotok yan, kapatid, kaibigan. Kaya yung may nabalita na uminom ng Coke, tapos kumain ng Mentos, pumutok ang tiyan, which is true. Kung hindi kayo maniwala, subukan nyo. Huwag naman, baka ikamatay nyo pa. Yan ang tinutukoy ni Sister White. Sa inyo kasi, gusto nyo lahat ng punto basahin. Ha? Adventist, I thought that your only definition of sin, your only definition of sin, kayo lang naglagay ng salitang only. Lahat na nakakasira sa katawan is not good. Kumain ka ng dire-diretso, tag-isang oras kain, walang pahingang yung bituka, that's not good. Kumain ka ng itlog, ang itlog hindi bawal, pwede makain. Protein yan. Pero itlog-itlog kayo araw-araw. Tulad nung kaibigan ko sa Mount Evangelist. Araw-araw kumakain ng itlog, hindi bumaba ng 30 piraso. Yun ang kanyang pinakalmusal. 30 ka piraso itlog, kinain. Ang kanyang pigsa, 45. Tumubo pa ng ilan ba? 30, 45, 15 pa? Na pigsa. Umuwi sa kanila. Katakot-takot na injeksyon ang inabot. Sa palagay ninyo, ang Diyos natutuwa doon sa kinakain niya? Okay, kumakain ka ng baka. Kain ka ng baka, kain ka ng kain-kain. Kung hindi ka ma-stroke, mamatay. Huwag mong sabihin, only definition of sin. Lahat ng bagay na sobra, di mabuti. It's a sin against God. Ang bansang Israel nagkasala. Bakit? Humingi ng karne, binigyan ng pugo. Pero nangamatay, ang Diyos din natuwa. Sinalot pa nga sila. Bakit? Nakita sa kanilang mga kubol, sa kanilang mga tent, na ang mga tao patay na, pero sa bibig nila, nandoon pang mga pugo. Nakakatuwa ba yon? Yan yung dapat isipin. Gusto mo pa bang ipasulat dyan na to take shabu and marijuana is a sin? What do you think? To take shabu, to take marijuana is not sin against God? It's a sin against God. Why? Your body is a temple of the living God. Sabi ni Apostol Pablo, kakain ka man, inom, ano man gagawin? Sa ikaluluwalhatin ng Diyos. Palagay mo, kung uminom ka ng coffee, which has caffeine, na makakasira siyang katawan, tea, na nakakasira siyang katawan kasi may caffeine, uminom ka ng mga colas na may caffeine, nagsyabo ka, nagmariwana ka, at iba pa, hindi ba yung kasalanan sa Diyos? In general sense, you need to understand na lahat ng mga bagay na nakakasira sa templo ng Diyos is against to God, the creator and the giver of this body.
Dapat maintindihan mo yan. Mabasa ba sa Biblia, bawal pukpukin ng martilyo ang ulo? Subukan mo ng pukpukin ang ulo mo kung matutuwa ang Diyos. Nako, ang tawag niyan, kaibigan, common sense. Gamitin naman yung utak paminsan-minsan. Okay? Hindi pa ako galit. Hindi ako ganito magalit. Ang akin lang pong masabi sa inyo, huwag niyong maliin, palawak-lawakin naman ninyong kaisipan ninyo. Kasi nanggugulo lang kayo eh. O, ito pa ha. Meron pa siya dito ang nilagay o. 15 Bible contradiction from Ellen G. White. Naglagay ako ng, ito yung pinalabas ko sa Facebook, ano po. Kapamilya, kapag-asa, merong nag-message sa akin. Tulungan daw siya dahil baka shake, baka ma-shake daw ang faith dahil dito. Merong dating mga SDA gumawa ng 15 reasons Ellen G. White versus Bible. Mali daw mga sinasabi ni Sister White, hindi daw naaayon sa Biblia. Ang sabi ko, sasagutin mamaya live, mag-share subaybayan. I hope, sinier po niyo ito mga kapatid, kasi i-discuss natin yung 15 na yan, isa-isayin natin yan. Pero minsan kasi parang wala na rin kwentang sunod nitong mga, sorry lang, no? Pero parang mga basura, no? Na mga pangangatwiran. Ipakita ko sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, kung gaano, sorry po sa term ha, pero mas mabuti diretsyo na rin. Tingnan nyo po kung gaano katuso itong mga taong ito. Kung gaano kasama ang mga ito. Talagang panlilin lang. Ang hindi lang po marunong mag-isip at hindi marunong bumasa at sundan, sabihan ko kayo, posible kayong magduda sa inyong pananampalataya. Sampulan ko kayo mga kapatid. Itong nilagay niyo, Former Adventist Fellowship Philippines. Sabi nila, Scripture alone, Christ alone, grace alone, faith alone, glory of God alone. Isa sa 1 up to 15, pinili ko itong number 4 para mas madali niyong maintindihan kung paano nila nilinlang ang tao. Ito ang kanyang tanong. Number 1 and number 4, ang nagkatawang tao, nang nagkatawang tao ba na Jesus? Mali-mali naman tong kanyang pagkatagalog dito. Ang nagkatawang tao ba na si Jesus o Jesus Christ ay tunay na Diyos? Yan pang tanong ha. Tanong nila yon. Ano daw ang sagot ni Ellen White? Yan o. That ayon kay Ellen White, hindi. O, saan nila kinuha yung sagot na yan ni Ellen White na hindi daw? Mabasa daw mga kapatid sa letter 32, 1999. Okay? Tingnan nyo kapatid. Sinabi daw ni Ellen White sa letter niya 32, 1999. Isipin nyo 1999. After 99 is 2000. 2020 ngayon, 21 years ago. Buhay pa si Ellen White? Isipin nga ninyo yan. Si Ellen White namatay 1915. Eh sa iyo, nagsulat pa si Ellen White letter 1999? Sino ba yung Ellen White na yan ang nagsulat? Kayo talaga. Tinan nyo mga kapatid ng mga Adventista. Tapos mauga kayo sa ganitong klaseng mga tao. Letter 32, 1999, sumulat daw si Ellen White. Ito na ang sulat ni Ellen White. The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Tingnan nyo ang ginawa nila. Di ba nilagyan nila ng period after Almighty? Tapos close and open quotation? Saan daw mabasa? Letter 32, 1999. Tapos kinote pa nila sa 70 Adventist Bible Commentary, Volume 5, 1129, page 1129. Ang sagot ni Ellen White, hindi daw Diyos si Kristo. In short, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Anong punto dito mga kapatid? Una, ang letter 32, 1999, mali na agad yan. Mali na agad. 1992. Mali-mali talaga. Kahit anong kwinta pa dyan. Now, sundan natin ha. Nag-quote sila ng verse of Bible sa Isaiah 9 verse 6.
Kasi ang kanilang term nga dyan, Bible versus Ellen G. White. So si Ellen White, kung baga, sinupla nitong Isaiah 9:6. Kasi itong sabi ng Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Anong punto dito? Mali si Ellen White. Bakit mali para sa kanila? Kasi sinabi ni Isaiah, the Mighty God. Habang sinabi naman ni Ellen White sa kanyang letter 32, 1910, mali naman pagkasabi nila, the man Christ Jesus was not God Almighty. Samantala, sinabi naman ni Isaiah, Mighty God. Hindi nga nila naintindihan yung Almighty siguro at saka Mighty, no? Yun ang bali, sabihin na natin, pareho yan. Pero kapatid, ito po ay pandaraya. Naintindihan niyo po ba yon? Ulitin ko ha. Kanilang pinalalabas, sagot sa tanong nila, ang nagkatawang tao ba na si Jesus Cristo o Jesus Christ ay tunay na Diyos? Ang sagot daw ni Ellen White, hindi. Saan daw nila kinote? Kinote nila sa letter 32, 1999. Anong sabi ni Ellen White? The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Mabasa rin daw yan sa Isday Bible Commentary, Volume 5, 1129. At kanila pa pong binasa at isinulat Isaiah 9, verse 6. At alam niyo kung sinong gumawa nito? Former Adventist Fellowship Philippines. Of ang pangalan ng grupo na Former Adventist. So sama-sama sila fellowship. Taga saan lang sila? Pilipinas. Malalaman din niyo kung sinong founder dito. Pero ang totoo niyan, mga membro dito, sila ni Obidos, sila ni Gamboa, at iba pa. Okay? Ang membro nila sa buong Pilipinas, 413. Pero hindi naman lahat diyan ay membro talaga nila, kapananalig nila. Kundi meron lang mga sumasama-sama. Hindi naman lahat membro nila. Tingnan po natin kapatid. Tingnan natin ha. Ito po kasi yung kanila pong pinaka kay galing kay Don Leo Balberan. Nag-share po siya ng link. 19 hours ago, sabi niya. The Bible versus Ellen G. White. 15 Bible contradictions from Ellen G. White. So kanila pong pinalalabas mga kapatid na mali-mali talaga si Ellen White. Si Ellen White ay isa sa mga founders ng Seventh-day Adventist Church noong middle 1800s. Inaako niya na nakatanggap siya ng komunikasyon mula sa Diyos sa pamagitan ng pangitaing panaginip at mga anghel na bibisita. Kahit siya ay namatay na noong 1915, siya na mismo nagsabi yan, 1915 namatay si Ellen White. Pero dito, nawala Miko. Ito, nilagay nila, letter 32, 1999. Dito naman, sinabi nila, si Ellen White namatay 1915. Kaya sino yung nagsulat noong 1999? Isipin nyo lang yan. Ito pa. Tuloy natin ha. Kahit siya ay namatay noong 1915, si Ellen White ay patuloy pa rin na nag-impluensya sa nga mga ito siguro, Seventh-day Adventist members sa pamamagitan ng kanyang mga propesya. Siya ay kilala sa kanilang Seventh-day Adventist Church bilang the Lord's Messenger. Tingnan nyo mga kapatid. Dito sila nag-quote sa Isday Bible Commentary Volume 5 sa writing ni Ellen White. Balikan natin ha. Okay? Umpisa natin, ulitin natin. Ang nagkatawang tao ba na si Kristo Jesus ay tunay na Diyos? Ang sagot ni Ellen White, ayon kay Ellen White, hindi. Saan nila kinuha? Letter 32, 1999. At saka commentary is the Bible ni Volume 5. Ang sagot ni Ellen White, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Okay? So yun po yung kanilang mga ginamit na mga versikulo. Now, tingnan natin mga kapatid, kung paano sila nang daya. Mandaraya talagang mga ito eh. Parang, di bale, mamaya sasabihin ko. Ito mga kapatid, sa aklat ni Ellen White, Fundamentals of Christian Education, page 179, 1891, sinulat niya ito mga kapatid. Look, oh look to Jesus and live. You cannot but be charmed with the matchless attractions
of the Son of God. Tingnan niyo po. Christ was God manifested in the flesh. O, di, contradict agad to sa sinabi nila. The mystery hidden for ages. And in our acceptance or rejection of the Savior, of the world are involved eternal interest. Fundamental of Education, Christian Education, page 179. The Word was made by Him. And without Him, or the world was made by Him, and without Him was not anything made that was made. John 1 verse 3. If Christ made all things, He existed before all things. The words spoken in regard to these are so decisive that no one need be left in doubt. Walang dapat dito na mag-alinlangan. Christ was God. Nako, sabi nila kanina, hindi raw eh. Pero mapansin nyo mamaya, ang kanilang ginawa, pinutol nila, hindi nila binasa ng lubos. Christ was God, essentially. And in the highest sense, He was with God from all eternity. God over all, blessed forever. Ano daw siya? God from all eternity. Christ was God essentially. Christ was God manifested in flesh. Yan ang sinabi, kapatid. He was with God from all eternity. O anong sabi doon sa tanong nila? Ulitin natin ha, tanong nila. O. Ang nagkatawang tao ba na si Jesus o Jesus Christ ay tunay ba na Diyos? Ano nang sagot ni Ellen White? Hindi. O. Yan po ay, sorry, kalukuhan yung ginagawa ng mga ito eh. Ha? So ating binasa, kapatid, yan yun. Ay, isa pa. Ulitin natin yung sinabi nila. Ang nagkatawang tao ba na sa Jesus o Jesus Christ ay tunay na Diyos? Ayon kay Ellen White, hindi daw. So saan daw nila kinote? Letter 32, 1999. Aywan ko kung may libro si Ellen White na ganyan o sinulat. Tanggal ng patay ni Ellen White niyan. The man, Christ, was Jesus, was not the Lord God Almighty. So ibig sabihin, sinabi doon ni Ellen White na hindi daw siya Panginoong Diyos na makapangyarihan. Pero atin ang binasa na sinabi ni Ellen White that Jesus Christ is God. Okay? Now, tingnan nyo, kapatid, kung saan nila kinuha yun. Is there a Bible commentary? Nakita nyo po sa bandang ibaba. Is there a Bible commentary? Okay? Volume 5, page 1129. Bold added. Ito po yung, kapatid, ha? Yan po ang kanilang pinangawakan, no? The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Itong mga upshot na mga ito, hindi lang talaga tapat. Nakakahiya kayong mga tao kayo. Bakit? Ito ang ginawa nila, oh. Yan lang yung kinuha nila. I-match ninyo sa taas nung yung may kulay pula. The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Period ang nilagay. Pero sa ibaba, basahin ninyo. The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Ano nakalagay? Period o comma? Comma! May karugtong pa ba? Meron pa! Ano karugtong? Yet Christ and the Father are one. Ay kung ang Diyos, Ama, ay Diyos. If they are one, therefore Christ is God also. Kung atin pong tingnan at atin po yung isentax ng tama, kapatid, kaibigan, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Kama. Yet Christ and the Father are one. Pinuputol-putol nyo eh. Kama naman ang nakalagay. Ginawa nyong period eh. Ha? Ginawa nyong period. Si Christ, pinaliwanag dito. Tao. The man. Tao. Ang taong si Kristo, hindi siya Panginoong makapangyarihan sa lahat. Bakit? Tao nga siya eh. Kasi nga, nagkatawang tao.
Yet, sabi noon, ganun pa man, si Kristo ay kasama ng Ama at sila'y iisa. Anong tingin mo dyan? Tao pa rin? Ito, sa itaas, equal with the Father. Bago itong the man Christ Jesus, mayroon muna doon sa itaas. Tingnan nyo po. Equal with the Father, si Jesus Christ. Bilang Diyos. Ito ang sabi. Equal with the Father. Honored and adored by the angels. In our behalf, Christ humbled himself. Ano din si Kristo? Nagpakababa. Filipos 2:4-6 hanggang 8. Siya ay Diyos at dapat pananan bilang Diyos, ngunit nagpakumbaba siya, bagay na dapat pangangkat ang kininya na siya ay Diyos, ngunit hindi niya ito pinag-aagawan, hindi niya ito inaagaw, kinukuha, kundi siya ay nagpapakumbaba at nagkatawang tao. Pag sinabi nagkatawang tao, hindi talaga niya katawan ng tao, kanyang kinuha ang katawang tao at siya ay nagmasunurin hanggang sa Kalbaryo ng Cross. Noong si Kristo ay tao dito sa lupa, kapatid, hindi siya Diyos. He is not Almighty God. He is not even God. He is not even angel. Christ, when he was here on earth, he is fully and 100% God. Bakit? Nagpakumbaba nga eh. Ulitin natin. Equal with the Father, honored and adored by the angels. In our behalf, Christ humbled himself and came to this earth to live a life of lowliness and poverty. To be a man of sorrows and acquainted with grief, yet the stamp of divinity was upon his humanity. There is no one who can explain the mystery of the incarnation of Christ. Incarnation from the word carne, laman. Yet we know that he came to this earth and lived as a man among men. Kaya sinabi ni Ellen White na ang tao, nung nagkatawang tao si Kristo, Jesus Christ as a man was not the Lord God Almighty. Kama, hindi period ha. Daya ginawa nyo, period nilagay nyo eh. Yet, ganun pa man, Christ and the Father are one. E anong tingin mo dyan? Hebreo 1:5-8, sabi ng Ama sa kanyang anak, O Diyos ko, O Diyos, O my, O Lord, sabi niya doon, God, okay? O Diyos, ang iyong sitro, isang sitro ng iyong karian, magpakailan-kailan man. Ang tawag ng Ama kay Jesus Christ, Diyos. Ang daming talata na si Kristo ay tinutukoy at tinatawag na Diyos. Ang gusto ko lang intindihin ninyo, yung sinabi niyong letter 32, 1999, mali yan. Ginamit ninyo ang Seventh Adventist Bible Commentary. Mali, mali, pauli. Bakit? Doon lang kasi kay kumuha o, the man Christ, Jesus was not the Lord God Almighty. Di man lang nyo binasa ng maayos. Sa halip, kama, ginawa nyo period, ginawa nyo open, close, quotation. Eh anong tawag sa inyo? Mandaraya. Kaya mga kapatid na mga Adventist, itong mga taong katulad nito, pagka mayroon silang sinusulat, huwag kayong matinag. Kung di nyo naintindihan, magtanong kayo. Ito yung klaseng mga tao na hindi dapat katinagan. Hindi dapat ma-shake ang inyong pananampalataya. Pero masishake yun talaga kayo kung kayo mismo hindi rin nag-aaral. Mag-aaral po kayo. Kita niyo? Si Ellen White, minamali-mali niya. Bible Commentary, minamali-mali din niya. May naalala kong taong ganito. Ganito si Ronald Obidos kung bumanat. Period, ginagawang kama. Kama, ginagawang period. Di yun ang ibig sabihin, yun naman ang kanyang gustong ipalabas. Ito ang kulang. Sa inyo kasi, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Yan ang sabi ni Ellen White. Hindi nyo sinama yan, no? Kasama pa naman sa sentence yan. Yet Christ and the Father are one. Kaya mga kapatid, isipin niyo po yan.
Ito kasing mga taong ito, kung magsipi ng aklat ni Ellen White o sa Bible commentary. Saan nang yung Bible commentary ko, Brother Mico? Ito, is day Bible commentary. Kapal-kapal nito. Okay? Tiningnan ko at binasa ko dito mismo. Ang nakalagay doon, hindi yung the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty lang o lamang. May dugtong pa katulad niyan. Pero sa inyo, dinadaya niyo ang mga tao. Diyos ba talaga ang inyong pinaglilingkuran? Gusto ba talaga ninyo ng katotohanan? Kayo pa naman ang naglagay ng inyong pinakalugo? Ano yung pinakalugo ninyo dito? Ha? Ang pinakalugo ninyo, Scripture alone. Christ alone. Grace alone. Faith alone. Glory of God alone. Tapos, pandadaya alone. Pamali-mali alone. Minamali alone. Magano po kayo? Maging tapat naman kayo. Hindi naman kayo inaano ni Ellen White. Eh. Hindi naman kayo... Ewan ko ba kung bakit nitong mga offshoot na ito na pagka umalis, ang Adventist lang din ang ginugulo nila. Nagtataka ako sa inyo. Talagang tama ang sinabi ni Apostol Pablo. Galing sa loob, lalabas, sila din ang magsalita ng kabaliktaran laban sa Iglesia ng Panginoon. Which is true. Hindi ba kayo nanginginig sa at nangangatog sa takot niya na napufulfill sa inyo yung prophecy? Ano bang kasalanan ni Ellen White sa inyo? Mayroong nag-comment doon, Brother, ba't ganyan ka naman magsalita? Bakit ganyan kayo magsalita, Pastor? Sumagot siya. Sister, ate yata yung sabi niya, hindi po ako pastor. Nag-aral ako ng theology pero one semester o one year lang. May nag-comment naman, kaya naman pala ikaw, hindi mo naintindihan eh. Hindi ka pala tapos. Palagay ko, kahit hindi naman siya theologian, maging tapat lang siya sa pag-quote, sa commentary, makikita din niya kung anong totoo. Tinan mo yan, oh. Sabi ni Ellen White, Christ was God manifested in flesh. He was with God from all eternity, God over all, blessed forever. Eh bakit hindi niya sinasama yan? Kasama yan sa writing ni Ellen White. Tapos ginamit ninyo, at ang inyo lang nilagay, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Ginawa niyong period. Kama yan! Magbigay naman kayo ng hustisya sa author ng libro. Minamali-mali lang ninyo para may matinag na tao, para kayo mayroong tagasunod. Yan talagang ugali ni Satanas. Nakalagay kaya dyan, oh, equal with the Father. Pero ang inyo lang kinuha, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Period. Close open quotation. Hindi nyo sinama yang yet. Ganun pa man. Subalit, kung magkagayoy si Kristo at ang Ama ay iisa. Ay di divine, di Diyos. If God the Father is Almighty, Christ is Almighty. If God the Father is Mighty God, He is Mighty God. If God the Father is Eternal, Omniscient, Omnipotent, Omnipresent, All-Knowing God, then Christ, He did the same. Why? Because they are one. E anong tingin mo dyan sa writing ni Ellen White at saka Bible commentary? Hindi ba Diyos si Kristo? Very obvious. Diyos nga. Ang problema lang, hindi ninyo inaayos pagbasa. E ito pa, oh, bukas. Sagutin natin to. Si Adan ba ay nalinlang o dinaya ni Satanas? O ito naman, ayon kay Ellen White, oo. O kanina hindi. Oo na naman. O, ito naman yung versikon nilang pambanat. O sa writing ni Ellen White, Satan, who is the father of lies, deceived Adam in a similar way. Similar way. Telling him that he need not obey God. That he would not die. If he transgressed the law. Evangelism 519:8. Sabi ng Biblia, hindi. So pinagkukontra talaga nila yung Ellen White para lang madiscredit nila si Ellen White.
para lang lumabas si Ellen White ng bulaan. Hindi naman kayo mananampalatay kay Ellen White, ba't kayo ganyan? Ano bang makuha ninyo ginaganyan yung taong tagal na patay? Sabi ng Biblia, hindi. Ang sabi ni Ellen White, oo, ay di contradict nga. O na Timothy 2:14. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. Kami yan, ha? At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. So mga kapatid, isa po yan. Ito naman ang problema nila. Ginawa naman nilang transgress the law. Period! Evangelism, page 598. Ang page 598, pagkahaba-haba niyan. Hindi yan ganyan kaikse. Hindi kasi nila tinatapos pagbasa. Ang tawag niyan, misquotation. Anong tawag niyan? Intentional na ginagawa. Para ano? Para may madaya. Pero sabihan ko kayo, ha, itong taong ito, katulad nito ni itong former Adventist daw sila, abay, yung mga banat nilang katulad ng ganitong mga questions, hindi naman ito kanila. Ang tutunan, hindi ang kanila. Kinopia lang nila yan na pinalalabas nila na kanila. Alam nyo kung kanino galing yan? Dito yan galing, oh. Dito po yan galing. Yan. Ang nag-contradict niyan una, si Robert K. Sanders. Nag-allege that Ellen G. White contradicts the Bible more than 50 times. The following is number 15 from the revision of his document dated 2002. At isa po ito. Isa ito. Doon sa sinabi ni Sanders. Kaya lang, tulad din nitong mga sakop ni Sander, ginawa niyang period sa halip kama. Kung si Sander sana ay tapat lang, hindi sana mahawaan din siguro itong mga taong ito. Pero itong mga ito, gusto rin mahawaan ni Sander. Please excuse the problems with italics, punctuation, spacing, and the use of parentheses rather than brackets for editorial comments. These mistakes are in Sanders' document. Mahaba pa po yan. Hindi ko na po pinagpapatuloy para bukas ulit. Kaya, kayong mga taong wala nang ginagawa, kundi lahat na lang ay kaguluhan, sana naman ay magbago kayo bago maging huli ang lahat. Manalangin kayo sa Diyos kung tama ba yung pinagagawa nyo, kung nakakaluwalhati ba yan o hindi sa Diyos. Kasi kapatid, ang Diyos hindi talaga natutuwa sa ginagawa nyong yan. Ang ilingkot na langin sa dakilang Panginoon, pagpalain nawa kayo na magbago nyong isip, at kung may panahon pa kayong bumalik, kung gusto pa ninyo, magiging encouragement kaysa iba na ang iba ay magtatapat din naman dahil sa example na inyong ipinakikita. Ako'y manawagan sa lahat ng Seventh-day Adventist. Kapatid, ang problema sa ating panahon ngayon, sinabihan ka ng upshot sa mali-maling mga bagay, naniwala ka naman na problema ka naman. Itong tanong na ito, dinala din nila sa ibang Adventist na hindi rin siguro nakapag-aral, hindi masagot-sagot. Ano ang nangyari? Oh, takita mo, di lang kayang sagutin. Ang puso mo ngayon magsasabing, oo nga ano, tama ka talaga brother. Kaya brother, alis na tayo dyan. Itong masama. Nadaya ka sa hindi mo pagkaalam ng katotohanan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, nangagkamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng katotohanan. Alamin ang katotohanan. Madali lang naman eh. Yung sinasabi nila, sundan mo lang. Tingnan mo kung anong discrepancies. Madali lang naman makilala eh, makita eh. Walang kahirap-hirap. Bakit po? Sundan mo lang naman eh. Makikita mong mali. Ay, hindi itong sinasabi doon ah. Ganun agad. Kalawa,
huwag kayong dapat matinag. Pero kung kayo matinag, hindi kayo natinag dahil lang sa ganitong mga mali-mali nilang presentation, kundi talagang nasa puso mo na, na gusto mo na rin talagang manlamig sa pananampalataya. Marahil may kagalit, di kasundo o anumang dahilan, kayo na po ang bahala sa bagay niya. Nawa mga kapatid, ay naging malinaw ito sa inyo ang aking mga sinasabi. Meron pa akong hiling sa inyo muli. Again, malinaw po ba sa inyo mga kapatid ang ating pag-discuss at nakita nyo ba ang mga mali-mali na kanilang ginawa? Ang aking pong hiling sa inyo, mag-message po kayo sa akin sa muli at gusto ko pong mabasa mga kapatid ang inyo pong mga comments nito. Evangelist Dison, malinaw, nakita namin ang pagkakaiba at talagang pawang pandaraya lamang ang ginagawa ng mga taong ito. Tayo kapatid ay dadako po sa ating hardin ng pananalangin. At tayo po'y lumapit sa Panginoon. Isama natin mga kapatid sa prayers ang mga kapatid nating mga ito. Brother Mico, nasama mo ba yung isa na sinend ko sa'yo? Pasasalamat niya na niya siya ay gumaling. Ito kapatid ang mga prayer request, bigyan po natin ng pansin. Nieves Honyo Movida. Sorry sister, babae pala ito brother Mico. Ha? Lalaki daw siya? Brother bang nakalagay doon? Hindi na bale, sige. Paulit po ang aking anak na si John Ray Movida. Babae yan, sister yung sinabi sa akin eh. Babae si sister Nieves. Mukhang lalaki kasi pangalan, no? Nagumaling na sa kanyang karamdaman. Then si Evie Ortiz. Sama natin muli yung breast cancer, lumbar problem sa mister niya at dalawa nilang mga anak. Enoch Nueva. Si Sister Delia Galtak nasa Medical Center San Juan. Ako'y nakapaglingkod dito sa San Juan mga kapatid Medical Center. Nawa'y matulungan sila ng doktor, no? Dilipenia, Test Dilipenia. Gayon din po si Christian Lopez. Recovery galing sa kanyang operasyon sa buto, sa binti, dahil sa aksidente. Maria Nieves Milanes. Cancer naman. Cesar Evangelista De Beres. Pasasalamat po at papuri sa Panginoon. Tumanggap na po ang hipag ko na si Felisa Pascual sa Panginoon. Amen! Tama kapatid, walang imposible sa Panginoon. Tama talaga. Sometimes all it takes in one prayer to change everything. Meron pa akong bigay sa inyo, PUST. P-U-S-T. Ang P-U-S-T, mga kapatid, ibig sabihin, pray until something happen. Do not stop. Pray until something happen. Okay? Remember that word, push. Enoch Nueva. Pastor, nagpapasalamat po si Sister Delia Galtak. Oho, anong nangyari? Sa prayer po, okay na po sila at malalakas na sila. Ah, makakalabas na sila bukas. Amen! So, Nueva Enoch, wala na itong prayer mo ni Pagpili. Lalabas na pala sila. Puri ng Panginoon. Dininig niya ang dasal. Koreksyon ko lang po sa inyo mga kapatid kung kayo po yung mga Adventist ano po. Hindi po tayo nagdadasal. Hindi po tayo nagdarasal. Catholic term po yan. Ang ibig sabihin po ng dasal, paulit-ulit na ginagamit po yung mga beads na yon. Yung pito ka maghimaya ka Maria, pito ka na napupuno ka ng grasya at pito-pito siyam-siyam. Yung paulit-ulit, dasal po yon. Doon din natutuwa ang Panginoon. Sa atin po, isama sa dalangin. Ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo ganito. Hindi sinabing magdasal kayo ng ganito.
Okay po? Konting correction lang sa bagay niyan para masanay po tayo sa tama. Then, atin pong isama sa prayer, Nino Pedrera. Pastor, thank you very much. God answer my prayer request po sa inyo. Salamat in Jesus' name. Okay na ang salita ko po. Nako, ito yung na-stroke eh. Kunti na lang ng twist ng kanyang dila, nakapagsasalita na si Brother Nino Pedrera. Pedrera. Wow, God bless you, brother, ha? Lynn Mercado, sana po patuloy nating idalangin ang husband ko. Sakit sa mata, salamat. Sister Lynn, God bless you. Kapatid, walang imposible sa Diyos. Ang inyo lang pong gawin, yung aking sinishare sa inyong secret, secret natin, ipag-pray ko po sa Panginoon, gawin po ninyo. Okay? Tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Dakila naming Panginoon na sa langit, tanggapin ang aming pasasalamat sa inyo, Ama. Tanggapin po ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong mayamang pag-ibig. Patnubay, pagpapala, kabutihan, kagandang loob, o Diyos na manlalalang ng langit at ang lupa, salamat ng marami sa lahat. Salamat, Panginoon, ng aming kapatid Nieves Mubida ay muli pong umihiling ng inyo pong habag para po sa kanyang anak. Pagpalain, Panginoon, si John Ray Mubida na gumaling sa kanyang karamdaman upang magpapailan lang ng pasasalamat sa inyo tulad ng iba. Si Eve Ortiz, meron siyang breast cancer, Panginoon. Ipakita nawa ninyo, Panginoon, ang kapangyarihan sa kanya. At ang kanyang mister na mayroong problema sa lumbar. Kayo nawa, Panginoon, ang dumalaw sa kapatid nito at ingatan din po ang dalawa nilang mga anak. Aming pinasasalamatan, Panginoon, ang inyong mayamang pag-ibig sapagkat si Sister Felisa Pascual ay tumanggap na sa aming Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. Kagalakan ng langit ay gayon na lamang. Salamat po, Ama. Si Christian Lopez, pagpalain po para sa kanyang recovery buhat sa kanyang operasyon sa buto. Maria Nieves Milanes, meron pong cancer, Panginoon, aming inilalapit. Dalawin po niyo ang kapatid nito. Cesar Ibanglista, para po sa diabetes, pagpalain, Panginoon, kayo nawa ang magpala sa bawat isa. Tanggapin ang pasasalamat ni Sister Delia Galtac at ni Brother Enoch Nueva na inyo pong pinagpala, Panginoon. Bukas sila po'y makakalabas na sapagkat taglay na nila ang kalakasan. Pagpalain, Panginoon, na laging maging malusog ang bata din naman ng kanilang supling at sila, Panginoon, ay masayang umuwi. Taglay sa puso ang pasasalamat at kagalakan. Brother Nino Pedrera, siya, Panginoon, ay dumanas ng matinding stroke. Hindi nakapagsasalita. Ngunit ngayon, Panginoon, nakapagsasalita na po ang inyong lingkod bagay na aming pinasasalamatan at lubos niyang pinasasalamatan sa inyo, Ama. Salamat po, o dakilang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Si Sister Lynn Mercado, patuloy po naming inilalapit ang kanyang kahilingan para sa kanyang mahal na asawa. Nagumaling nawa, Panginoon, ang kanyang mga paningin. Bumalik ang kanyang paningin, Panginoon, at maging malinaw tulad ng dati. O Diyos, aking inilalapit sa inyo ang mga kapatid at mga kaibigan ng mga ito na ang patnubay nawa ng langit ang ipagkaloob, ang pagpapalat dampulay ng langit ang kanilang maranasan, magpala sa kanilang pangangailangan
at sa kanilang mga requests sa inyo, Ama. Salamat po sa inyong pagdinig. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid na kami po inyong sinamahan sa ating pong hardin ng pananalangin. At tayo po ay laging lumapit sa Panginoon. Huwag po tayong manghinawa. Panginoon po ang ating pag-asa. Lapit lang po tayo sa Kanya. Tayo po'y dadako sa ating Bible Quiz on the Air. Well, Bible Quiz on the Air! Makinig, mag-share, sumali at manalo! Isulat po ang full name, huwag po yung palapalayaw lang. Kung ang pangalan ay Graciano, Graciano, huwag pag-gari-gari, Graciano talaga. Address, face, answer, at kinabukasan i-announce po namin ang mga nanalo. Sinong nanalo, Brother Mico? Sino ang lumabas sa Tambiolo? Tambiolo, ha? Ang nanalo po, mga kapatid, galing sa Marilao, Bulacan, Jesse Flores. Galing naman sa Laguna, De La Peña, Tess. Uy, si Sister De La Peña, pinagprito natin, ha? Talagang pinagpala ka, Sister. Sa quiz, panalo. Sa prayer natin, panalo. God bless you. Salamat din po sa mga nagpadala ng mga stars. Miriam Sonet, Edna Sigal. Ilan na ba ang ating stars, Brother Mico? May 10 na ba? Marami na siguro? Ha? Sige na bali, sobras dalawang ating star. Tag-isa tayo. Pero lang mga patid, salamat ang marami po sa inyo, ha? God bless po sa inyong lahat. Alright, question number one. Ano ang pangalan ng ikatlong kahariang naghari sa buong sanglibutan sa kanilang kapanahonan ayon kay Propeta Daniel? Naalala nyo po yung Ulong Ginto, tapos Pilak Tanso, tapos Bakal, sampung mga dali sa dalawang mga paa. Ang tanong po, ano ang pangalan ng ikatlong kaharian? Hindi unay dalawa, pang-apat, ikatlong kaharian. Ano ang ikatlong kaharian binanggit ni Daniel? Of the Lamb. Alright, mga kapatid, mga kaibigan, salamat sa iyong pagsagot. Brother Mico, may kasagutan na ba? Alright, alright. Question number two. Anong pangalan noong dalawang karian na pinag-isa upang salakayin ang bansang Babylonia? Nako, mag-angkil yata ito eh. So anong pangalan noong dalawang karian na siya pong nag-represent sa ganyan, ho? Oh, masyado na yatang klarong-klaro yun, ha? Paunahan na lang, premyo para sa lahat yan. Mga kapatid, pasensya na po kayo, ha? Ang atin pong quiz, salip tatlo, ginawa nating dalawa. Wala na po tayong panglod eh. Wala na po tayong awanti kwartam. Tama ba yun? Why? Awanti longgaron manong. Pero salamat mga kapatid sa mga tumulong po sa atin at sumusuporta para po sa ating Bible quiz. God bless you all! Well, please subscribe po sa ating YouTube channel, sa ating Jesus is Coming Again program. Mag-cross post po sa welcome na i-cross post natin sa kanilang mga puso at isipan ay talaga namang kailangan gawin natin to. Tulong-tulong mga kapatid, gawin po natin. Special announcement, sino pong gusto magkaroon ng USB? Part po ito mga kapatid sa ating pong konting fundraising sapagkat gusto po natin mga kapatid makapagpagawa tayo ng ating solar. Bakit? Sapagkat kanina, bumigla naman ganon. Buti na lang, may UPS tayo mga kapatid. Hindi agad tayo namamatay. Bakit? Sapagkat may UPS. Pero, ang UPS ay ilang minuto lang po yan. 10 minutos, 15, then wala na. Kung luma na yan, anako, baka ilang minuto na lang din talaga. So mga kapatid, announcement natin. Yan pong USB, lalagyan po natin ang 28 fundamental beliefs. Mga question and answers, ilagay po natin dyan mga kapatid ang mga lectures pa
at saka yung chain Bible marking atin pong ilagay dyan, mga kapatid. Mag-send lang po kayo sa ating Jesus is Coming Again webpage, mga kapatid. At i-contact si Brother Mico Miscala sa ating Facebook page. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Salamat sa mga stars senders. God bless you. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diasdison Jr., nagsasabing ang Diyos ang magpala sa inyong lahat. Bukas ng gabi muli, tayo po'y magkakasakasama. Marami pong salamat. Happy Midweek Prayer, mga kapatid. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan kasama ang kilalang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diasdison Jr. Jesus is Coming Again program. At kung kayo ay merong mga katanungan o paglilinaw, mag-text agad o tumawag sa mga bilang 0906-358-1181 o dili pa kaya'y sa mga bilang 0921-200-8331. At inyong matatanggap ang makarampatang kasagutan sa inyong mga katanungan ayon sa Biblia. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Praise God, praise God, peace God.